nang ilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan na ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ng loob mo upang kami wagas na mga paglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Ngayon na may ihandog ninyo ang inyong sarili sa katwiran, sa ikapagiging banal ninyo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Ngunit ano nga ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipinan ng Diyos, ang natamu ninyo'y kabanalan at ang kauuwi ay buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila,
Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi'y umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sanay na paningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ng ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyenang babae at manugang na babae." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam po natin, mga kapatid, na ang pagparito ng Diyos Anak sa pamamagitan ni Jesus ay pagpapaalala sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ipinadala niya ang kanyang nag-iisang anak upang iligtas tayo sa ating pagkakasala. Sa madaling salita, si Jesus, ang mahal na pong Jesus na Nazareno, ay ang ating Mesiyas o tagapagligtas. Ngunit sa ating ebanghelyong napakinggan para sa araw na ito, tila parang nababagabag ang ating pananampalataya at isip. Kung si Jesus, dala niya ay pagkakaisa, kapayapaan at pag-ibig, bakit sinasabi sa ating ebanghelyong napakinggan
na naparito si Jesus upang magdala ng apoy. Ano ba ang ginagawa ng apoy? Di ba ho, ang apoy nakakasira. Ang apoy mainit. Pero tandaan din natin, ang apoy ay nagpapalinis. Kaya nga, di ba, kapag meron tayong gustong malinis na tubig, anong ginagawa natin? Pinapakuluan natin sa apoy. At marahil yan din ang pinapaalala sa atin ni Jesus. Dahil sa kanyang pag-ibig para sa atin, ang kanyang puso ay naglalagablab sa apoy upang tupukin hindi ang mga makasalanan, kundi upang tupukin ang kasalanan. Uulitin ko po, ang pagpunta ni Jesus na nagdadala sa atin ng apoy ay hindi para tupukin tayong mga makakasalanan, kundi upang tupukin yung kasalanan na ating ginagawa. Kaya si Jesus na nagdadala sa atin ng apoy, pinapaalahanan tayo na tinutupok niya yung ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, magandang tingnan kung sa puso natin naglalagablab ang Panginoon, ibig sabihin ang buhay natin dapat malayo sa pagkakasala. Dahil kung tunay na naglalagablab si Jesus sa puso ng bawat isa, alam natin na tinupok niya na ang kasalanan. Kaya ang dala ng Panginoon, hindi lamang upang tupukin tayo bilang mga makasalanan, kundi ang dala ni Jesus, tupukin ang mismong kasalanan. Kaya doon sa ating ebanghelyong napakinggan, yan ang sinabi ng Panginoon, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sanay na paningas na ito. Kaya sa puso natin, dapat nandoon nagniningas si Jesus upang maputol ang buhay pagkakasala. Pangalawa, sinabi ni Jesus sa bandang dulo ng ating ebanghelyo na akala ba ninyo pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkabahabahagi. Taliwas, marahil sa pananampalataya na tinuturo sa atin na ang dala ni Jesus ay kapayapaan. Pero bakit sinasabi ng Panginoon na ang dala niya ay pagkabahabahagi? Nangangahulugan mga kapatid, na sa buhay na tunay na tumatanggap sa Panginoon, nangangailangan ito ng tunay na pagbabago sa puso ng bawat isa. Dahil kung walang tunay na pagbabago, walang kapayapaan na mararating. Bakit ba maraming kaguluhan sa mundo? Dahil mas nangunguna ang sariling kapakanan kaysa sa kapakanan na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Bakit walang kapayapaan? Hindi dahil sa Diyos, hindi dahil sa pananampalataya, kundi walang kapayapaan dahil sa puso natin ayaw nating tanggapin na mababago tayo ng Diyos, na mababago tayo ni Jesus. Mga kapatid, ang kapayapaan ay hindi lamang kawalan ng gera, kawalan ng kaguluhan, kundi ang tunay na kapayapaan makakamit natin kung hahayaan natin na mamuhay at maningas sa ating puso ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, ang hamon sa atin bilang mga tagasunod ni Jesus ay hayaan natin sa ating puso na maningas
ang mahal na pong Jesus Nazareno. At kung siya ay maniningas, mapuputol ang buhay makasalanan. At kung maputol ang buhay makasalanan, doon natin makakamit ang tunay na kapayapaan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, magandang tanungin sa ating mga sarili, magandang tanungin sa ating puso, nag-aalab ba ang apoy ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating puso? At kung ito ay nag-aalab, tunay tayong nakatatanggap ng kapayapaan na hindi kayang ipagkaloob ng mundo, kundi kapayapaan na si Jesus lamang, ang Diyos lamang, ang tunay na makapagbibigay sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, maaring dumating sa atin ang mga pagsubok at mga suliranin. Subalit bunga ng ating buong pagtitiwala sa kalooban ng Diyos Ama, patuloy tayong nananalig na hindi siya magkukulang sa kanyang pangako. Ang ating panalangin, gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan na hayagang inuusig, naway mabigyan ng tapang at lakas upang manatili sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang na patnubayan ang kanilang mga anak sa pamamaraan ng pananampalataya at Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pamilya at mga komunidad na pinaghihiwalay ng pagkakaiba ng relihiyon, naway matagpuan ang katotohanan at magpakita ng paggalang sa isa't isa. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, at mga may kapansanan, naway tumanggap ng pag-ibig at pagkalinga mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Yaong mga namayapa, naway maging maligaya magpakailanman sa kaharian ng Ama. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga paghihirap. Kalingain mo kami sa aming mga sakit at bigyang lakas kami upang laging makatugon ng may pananalig sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Ma
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap, ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sayo ay likas. Sa pagpupuri naming ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Buhay na laan na
ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, inatit, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naaapi, at kanlungan ng bayan mong sawi. Basan, inatit, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob, pagsasalong walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, binaswasan, inatit, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Sasalong walang hanggan. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na magaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na paikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan
ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.